nakikinig at ibang parte ng buong mundo ay nakikinig ngayon. Si courtesy po ang wala kang paguran, nakubuko ng ating video, si Miss Crystal Evangelista. Crystal, maraming salamat, magtutulong mo sa global. Anyway, good morning! Kasi po kayo lahat? Payaman ba? Payaman ba? Ramdam-ramdam na ba? Bago mag-umpisa, may mga first-timer ba dito? Matas kamay muna ng mga first-timer. Gusto kong i-welcome yung mga first-timers. First-timer, welcome po sa Alliance in Motion Global. Isa lang ang sabi ko sa iyo, mamaya palibas mo dito, grabe, hindi kayo makakatulog. Yung mapakanda nyo, para bang ang yaman-yaman nyo na. Yes! You want to become successful in life? Yes! Ang tao raw para maging successful, one of the secret, di ba? You have to listen, follow, and copy successful people. Yes! Isa yan. Kasi mga taong successful, iba mag-isip yan, iba sumitig, iba kumilos, iba magsalita. Puro positibo ang pinag-uusapan. Lahat ng maririnig mo sa kwarto to, puro positibo. If you want to become successful, kailangan maging positive din kayo. Totoo ba yan? Yes! So para maging masaya ang ating kwentuhan, kapag nagtanong naman ako sa inyo, konti sagot lang. Yes! Yan, kasi mayroong pagkwento sa kapusat na para mga tarsir. Tama ba yan? Yes! So tanong, sagot, pag medyo nakatatawa ang kinukwento ko, tumawa naman kayo. Yes! Yan. Pag gusto mo malakpak, libre ang pagpalakpak. Yes! Because I think that clapping, it creates positive energy. Totoo ba yan? So, since may mga first-timer dito, allow me to share with you how I got involved in networking business. Is that okay? Yes. Okay, ang Ngayon Global po, mag-celebrate tayo ng ating ika-12 anniversary. Wow. But I have been in the business for almost 20 years. Matagal na po ko sa industriya ng networking. At hindi din po ako naging bago, kapareho ninyo. Meron din pong taong nag-invite sa akin. Wala naman birang-bira yung mga kusang nagpupunta sa seminar, di ba? Yung mga walk-in, birang-bira yan. Ang iba sa inyo, inibitahan, may pinwersa, may kinalagkad, may sumama ng kahiyaan. Ako po, kaya sumama, nung una ayaw ko eh. Kasi lahat tayo may mga kanya-kanyang pinaggalingan, mga background. Ako po, I used to work as one of the managers sa hotel, sa Hyatt. 12 years po ako nagtrabaho sa Hyatt, sa front office department ako. Ako yung manager. Just so happened, merong tao nag-invite sa akin. Ang tanong niya, yung normal na invitation ba? Yung, sir, gusto nyo bang kumita ng extra income? Ano yung maganda yung ganun tanong eh? Gusto mong kumita? Of course, yes. Walang taong aayos sa kitaan. Diba? Uy, gusto mong kumita? Uy, ayoko ha. Wala namang ganun eh. Diba? Sabi ko, yes, gusto mong kumita. Eh, ganun pala yun. Kapag kitaan pag-uusapan, ang unang tanong natin, kung magkano ang resulta nung nag-invite sa'yo. Gusto kumita, pero matanong mo lang, ikaw ba, magkano kinikita mo? Eh, sumagot. Ay, grabe sumagot po. Tumang-tuwa pa. Alam mo, sabi, grabe, sir, dumadalong mapower. Kinikita, wala pa, sir, wala pa. Tumak-tumak, gigilan niyo, wala pa kinikita. Ba't napalak pa kayo? Kasi in-invite pa sir, wala pa rin kinikita lang. Oh, normal yun, siyempre. Eh, wala pa lang kinikita eh. Sabi ko, ba't lang kinikita? Siyempre, sir, kasi nag-uumpisa pa lang ako. Lahat naman ng mga bagay eh. Kapag nag-uumpisa ka pa lang, huwag mo nang hanapan ng resulta. Yes! Tama? Pero siyempre, tayo, mahukulit. Sabi ko, sige, balikan mo ako pag kumikita ka na. Diba? Eh, may kotse daw. Sige, pag may kotse ka na, saka mo kumita. Ayaw ko sumama sa kanya. Second reason, yung nag-invite sa akin, is staff ko ba? Imagine mo, ako yung boss, ako yung manager. Tapos desk clerk ko, inuutusan ko, pag mapalpak, minememo ko. Ako si invitein ako, papayamanin daw ako. So, papayamanin ako, sir, papayamanin ako, takot ako. Eh, papayamanin pag lumalabas kami ako lagi ang taya. Namumutang, di ba? So, ayaw ko talaga. Yung kalokohan yan, papayamanin. Tinitigilan mo nga ako dyan. Ayaw ko sumama. Pero tanong eto. Kung ayaw ko sumama, paano ko na-involve? Aba, paano? Eh, ikaw ba naman ang araw-arawin? Ang iba sa inyo, kapag inimitahan, nakakaiwas ka eh. Kapitbahay mo, tataguan mo lang yan. Kapag anak mo, tataguan mo lang yan. Ako, wala akong choice. Magkasama kami sa hotel sa front. Minsan nakakatakot yun eh, kasi kapag dumarating yun, tumatakbo na lang ako yun, ako tumatakbo na lang. Ako may mali. Ako yung boss, ako yung tumatakbo. Kasi nga ayaw ko bro, nang kinukulit-kulit ako, di ba? Eto pa, minsan tumala ko siya. Sino mo naman siya? Tumagal. Alam mo sabi ko, aasarin ko, ilalban mo ako. Hinilehas ko ba, di ba? He was very persistent na kahit anong pang-aasar ko, hindi na aapektuhan.
Kaya bilib ako sa kanya. Then one day, dumating na naman. Dumating! Sir, huwag ka magsalita. Ito na ako na. Sir, huwag kang magsakalita. Ayaw kong marinig ang boses mo. Sir, huwag kang kasalita. Diyan ka lang. Ako yung boses, di ba? Diyan ka sa protest. Punta ako sa opisina ko. May office ako eh. May computer ko. Upo, computer. Eh, biglang nagiging ang phone. Sandali. Sa hotel, para may alam ninyo, part ng good service ng hotel, kailangan maximum mga 2-3 ring lang, kailangan masagot ka agad. Di ba? Huwag yung paghihintay ng guest. Hey, ako guest. Good morning. Hi, hotel. How may I help you? Sir. Saan ka nga kaya? Magulit o napakagulit? Siyempre, tao magulit. Dapat hinaharap yan. Ito na. Okay na ba kayo? Yes! Lapas ako sa office ko. Alam niyo, siyempre, boss ka, manager ka. Galit ako eh. Kasi naapekto yung trabaho ko eh. Paano yung pag-install ko? Sinigawan ko siya. Boss naman ako eh. Hindi ko makontrol yung sarili ko eh. Saan kung huwag mong kulitin? Tignan mo ko, alam ko yan. Galit ako. Aba, grabe na. Habang nagagalit ako, matapasin ko. Ba, grabe, mas nagagalit siya. Sinigawan ako eh. Alam mo sabi? Grabe ka naman, sir. Ang gulo mong kausap. Umagano-gano pa. Gusto kong baliin yung mga daliri. Alam mo yung napansin ko, bakit ba ang kulit-kulit mo? Galit-galit na ako. Alam mo, sabi sa akin, sir, tingnan mo to, ha? Question lang sa'yo. Matalong pa eh. Ano yun? Eh, sir, meron ka na bang idea? Alam mo na ba ang pag-uusapan natin? Sabi ko, idea? Alam ko pag-uusapan? Hindi pa. O, di ba ang kulit mo? Sabi sa akin. Hindi yung pangalang, umaayaw ka na. Bakit hindi mo muna tingnan? Pag di mo nagustuhan, eh di huwag mong gawin. At least sumubo ka. O paano maalaman sa bagay kung totoo o hindi kung di mo subukan? Tama ba yun? Yes! Sir, isang beses lang. Believe me, pag hindi mo nagustuhan ito, isang beses lang na-attend. At pag hindi mo nagustuhan, huwag ka mag-ala, hindi na kita i-istorbo yun pa. Music to my ears. Hindi na ako pupulitin pa. Pero may pahabol yun, kaya ako humahanga sa kanya. Pero sir, alam mo, believe me, imposible yung hindi mo tumagustuhan kapag nakabukas naman ang isipan mo. Yun ang nag-stick sa mind ko. Ladies and gentlemen, ba't ko ginagawa ito sa inyo yan? Kasi alam ko yung iba sa inyo. First timer, ang pagpunta mo dito, hindi bukas ang loko. Pinaresa ka lang, kaya pinagbigyan mo lang yan. Believe me, unahan kita. Kahit anong ganda na ikukwento ko sa inyo rito ngayon, kapag nakasara ang isipan ninyo, hindi ninyo kumaintindihan. Kahit na kayong mga nanonood sa akin ngayon sa YouTube, sa video na to, sa live natin, sa akin lang, pag hindi open ang mind mo, kahit anong simple paliwanag ko, hindi mo kumaintindihan. Kasi yung lahat ko ngayon magalala, hindi po ito kalukuhan. Magtutulog business po ang Inglobal and we've created more than 5,000 multi-millionaires of people. Kung sa aming 11 years mahigit sa Inglobal, eh, 10 lang o 20 lang ang yumayaman, magtaka-magtaka ka na. Tama? Kung 5,000, aba, mababawasan ng mga pagdudulog ninyo. Ilang libong mga distributors ngayon, ang mga, may mga kotse na. At hindi lang po tayo ang Inglobal sa Pilipinas. Kagabi po ako yung nasa Panetaso doon, isang grupo lang doon, yung AIM 1 Dragon, nagkaroon sila ng big OPP, parang dito. Ginawa sa Panetaso doon, ang tao, guest grupo nila, nasa more than 7,000. Imagine mo isang grupo lang. Pero baka hapon po, nagpunta ako sa Cuneta para supportahan sila. Pero nung umaga, ako po'y galing pa ng Bacolod. Tama? Pero bago mag-Bacolod, ako po'y nag-Iloilo. Pero bago mag-Iloilo, galing pa ako ng Cebu, Bohol, tsaka Dumaguete. Uy, para bago pala yun, ako po'y galing pa ng Jensan. Dabao, Panabo, Dito, tsaka Tagay. Pilipinas lang yun. 2 months ago, galing ako Kenya, tsaka Uganda. 3 months ago, ako po'y nasa Nigeria, Lagos, Putakot, Abuja, tsaka Onitsha. Tama? Meron pa side trip sa Dubai, tsaka sa Abu Dhabi. Meron pa Singapore minsan. Di kami busy. Power? Tama sa inyo? So, ano po, right now po, ang board of directors, si Doc Ed Cabantog, si Sir Francis Miguel, together with Dr. Connie Cabantog and our Vice President, Georgie Gonzalez, nasa Europa. Tama? Anong point ko? Vice President, Board of Directors, umiikot hindi na sa buong Pilipinas, hindi iba-ibang mga parte ng mundo.
ganun kalaki ang kumpanya. Pero kahit sabi ko mga ganun kalaki, kapag close-minded ka, hindi mo ko tumaunawaan. Hindi to kalokohan. Mapapansin nyo, ba't maraming tao dito? Strike na yun. Wala sasakyan, tatandaan pa ng tao. Naglakad. Tama ba yun? Baka punta lang. Baka punta lang. Pwede mong isipin, ang isang lugar, kapag lagi maraming tao, malamang may magandang pinag-uusapan. Kung ito'y nangyari ngayon lang, magdududa ka. Pero everyday, may 3 p.m., may 7 p.m., hindi lang po sa head office, kundi sa buong parte ko saan may opisina, ang global, laging jampa. Kasi pinag-uusapan nito'y pera. Magparuto tayo lahat. Ang topic ko ngayon, tapos na po yung topic ni Tanya kanina, cancer sa katawan, ang topic ko po ay cancer sa bulsa. Tanong, pag pera mo pag-uusapan, masarap pag-uusapan? Yes! Masarap ka maraming pera? Yes! Nasa kamay? Nang ayaw. Tapusin mo na yung tanong, di ba? Gising na ba kayo? Di ba? Gusto kong intindihin nyo lahat ng mga mensahe ko. Klaro ba yun? Yes! Ang presentation ko, minsan may halong kwento. Minsan tulog na katatawa para maging masaya lang. Pero gusto kong intindihin ninyo lahat ng mensahe ko. Pag pera pag-usapan, kailangan tayo ay open-minded. Minsan kasi, kaya sinasabi ko sa inyo, along the way, magkukwento ko ng mga taong yumama, naging successful, ng mga resulta namin. Unahan kita. Kapag ako ay nagkwento ng mga resulta, hindi yung pagmamayabang. Gagawin ko yun, wala akong choice kung para ma-inspire kayo. Nang nangyari sa amin at nangyari sa mga top earners namin, posibleng mangyari sa inyong lahat. So pag pera, alam niyo ba minsan, para this is reality, minsan ang confidence level ng tao, minsan depende sa laman ng wallet niyo. Pag ang tao walang pera, alam niyo, tayo pala walang pera. Magsakanto ka. Hindi confident. Kapag nasa mall, observa nyo sa mall. Malamang lahat pinakapunta na ng mall. Lahat lagi may mga sale. Alam nyo bang walang kwenta ang sale pag wala kang pera? Yes. Kahit kalagay, 90% discount, walang kwenta yan pag wala kayong pera. Meron tayong natawag na time and financial freedom. Everybody say financial freedom. Lahat tayo ay malayang mamasyal, pero wala tayong layang bilhin ang gusto natin. Every time na tayo may gusto, lahat ng desisyon nyo, depende kung magkano ang laman ng wallet nyo. Papasok ka ng mall, dahan-dahan pa. Hindi ka makapasok ng mga tindahan kasi baka ka matanong, good morning sir, good morning ma'am, how can I help you? Okay lang ako, sinakausapin mo, hindi ko takot na takot kayo makakausap. Tama? Kaya minsan, paano ka magkakaroon ng type ng financial freedom? Pag umunta ka ng mall, pinag-tryin po nyo pa, wala mga sales lady. Imagine, kumuha ng sales lady, kuha ng damit, punta, bagay na bagay, gandang tela, lambot. Nung nakita yung presyo, grabe, baduy. Totoo yan. Mga bagay na nakatatawa, pero totoo. Totoo yan, namasyal ka sa mall, umaga, hapon. Paglabas mo, wala kang bit-bit. Nagpalamig ka lang, nagutom ka, punta ka ng restaurant. Question, kayo ba'y nakakainan sa restaurant? Yes! Yung hindi sumagot, talaga ba yung restaurant? Kapag nasa restaurant, nakatingin ka sa menu, correct? Yes! Ang tagal niyong nakatitig sa menu. Saan ka nakatingin? Sa kaliwa pa o sa kanan? Ano na sa kanan? Presyo. Oh, grabe. Ang sarap ito. Favorite ko ito. Steak. Dapat ang presyo. Grabe. Baka hindi mo ito naawat. Bawal yan. Yes or yes? Yes. Nakatatawa. Nangyayari yan. Iba pag may pera ka. Tama. Panglasa ng pagkain. Iba. Alam niyo ba ang pera ay may boses? Yes. Sa bahay, kung sino ang may pera, siya ang may boses. Observahin niyo. Pag sa bahay may problema, hindi hinahanap ang panganay. Hindi hinaharap yung matalino, ang hinahanap kung sino may pera. Kahit bobo ka. Ama? Kahit bungso ka, pag may pera ka sa bahay, ikaw ang masusunod kung anong gusto mong ulam. Iba pag may pera. Talo ang gwapo. Talo ang matalino sa tao may pera. Birang-bira yung gwapo na may pera. Ang hindi makapalapak na ang tawag dyan ay yabang. Yeah. Okay lang ba kayo? Yes! Nakatatawa pero nililitot ba yun? Yes! Sa magbabarkada, kayong mga lalakihan, obserbahin nyo. Pag nagkakainuman kayo, kung sino ang walang pera, siya ang tagabili ng yelo. Totoo? Yes! May mga piloso po. Hey, sir! Huwag puro pera-pera!
Una, ang tao na magsasabing ang pera ay hindi importante, ito yung mga tao walang pera. Tama. Pangalawa, anong pera-pera? Kahit walang pera, okay lang. Mas importante, nagmamahalan ang family. Awel. Walang pera, nagmamahalan. Lima anak nyo. Isang linggo na hindi kumakain. Lalapit sa'yo, lubog ng mga pisngi. Itay. Hindi na nagutom na po kami. Ikaw yung tatay, i-motivate mo. Kumaan lang ako. Gutom na ba kayo? Huwag kayong mag-alala. Ako din. Gutom na. Di ba rin? Kato papagod. Ha? Yes or yes? Yes! Kamini, pag pera, open-minded kayo. Ang topic ko ay pera. Kasi ang tao daw, pag may pera, ang pangarap ay pwede na makuha. Yes. Tanong, may mga pangarap ba kayo? Yes. Mahina. May mga pangarap ba kayo? Yes. Ano sa pangarap nyo? Ang gulo. May mga pangarap ba? Yes! Kumusta pangarap, ha? Galit ka pa eh. Alam nyo ba, kaya merong sabang pangarap, dreams, para makuha. Ang pangarap nyo kapag hindi nakuha, taro dyan ilusyon o bangungot. Ang trabaho ngayon sa mga oras na to, buhayin ang mga natutulog nyo ng mga pangarap. Yes! Yes, maganda ba yun? Yes! Kaya naman mag-participate kayo, ha, para gising lahat. Anong mga pangarap nyo? Bahay! Yan! Bahay ang pangarap. Walang lupa! Ano, may kitchen? Power! Bahay ko, brother! May kitchen, bahay mo. Kaya nga, be specific. Ang tawag doon ay house and lot. Gusto mo ng house and lot? Yes! Pangarap yan, kailangan may presyo. Magkano house and lot? 50,000? Sino yung sumagot ng 50,000? House and lot, 50,000 ang itsura na. Baka magpasok mo, nalagay entrance. Maya-maya, uwi, sit ka agad, bawal. Kung pa 100 million. Tumahimik. Oh, laki naman nun, laki. Ang taong pinakamahirap, hindi yung taong walang pera. Ang taong pinakamahirap, yung taong walang pangarap. Libre yan, huwag mo nang tipirin. Imagine, bahay mo 100 million, 200 million mamalamang sa sala pa lang, may swimming pool na. Imagine mo, paglabas mo sa kwarto, uy, may swimming pool, tapos yung yaya, nakatubis, power! Imagine mo. Kaya, swimming mo na, gago na ba? Pag meron pang house na, kailangan ng kotse! Yes! Ang kotse! Yes! Anong kotse gusto nyo? Be specific. Mustang! Ano yun? Mustang? Lamborghini? Ba, Lamborghini? Maganda yan, di ba? Maganda ba yung Lamborghini? Yes! Spell Lamborghini! Kia! Kia na nga! Kia! Kia! Lamborghini, Lamborghini! Spell Lamborghini! Kia! Kia! Ang bilis magbago ng mga pangarap, di ba? BMW yan! Mercedes-Benz! Gusto ba Mercedes-Benz? Amen! Kasi Mercedes-Benz! Sino ka na Mercedes-Benz, di ba? 90 anos na Mercedes-Benz. Power ba yun? 90 years old. Yung Mitchell, Migrato. Power ba? Mercedes-Benz. Anong kulay yung maganda? Black? Black? Black mo lang na yung black. Tama na yung black. Tapos mahaba. Yung mahaba. Tapos may putina. Yan. At tumatak po sa lugar, may banda. What? Gusto mo makapag-travel? Yes! Saan? Miami! Ha? Duyot? Diba? Kumawi, diba? Amerika, sa Europa, diba? Gusto mo na marami savings? Yes! Wow! Magkano savings gusto nyo? Million-million ba? Yes! Question, may mga bank book ba kayo? Yes! Pinabuksan ba? Yes! Wala naman, huwag nabuksan, diba? Okay. Gising na ba? Gising na? Yes! Question. Million-million ba ang ating mga pangarap? Yes! Minsan, ang laki ng pangarap nyo, pero minsan nakakalimutan niya. But why? Because of this reality. Paano magkakasya ang malaking pangarap sa maliit na income? Drawing pa lang, ang laki nito, ang liit niyan. Paano kakasya? Ang ginagawa ng mga tao baliktad, yung mga dreams nila, pangarap nila, ang kanilang pinapaliit. Pinagkakasya niyo kung meron kayo, and that's the reality.
Sino rito ang nakarinig na ng, ako ba? Makontento ka nga kung meron tayo. Makontento ka kung meron ka. Pilipino lang po kami kasabi yan, pag may siyang kumot, matutong mamaluktot. Bakit hindi mo laki ng kumot mo para magkasya kayo? Bakit kailangan mong tiisin ng lamig tsaka ginawa? Ladies and gentlemen, walang pinagkaiba pagpangarap pag-uusapan. Bakit hindi mo lakihan ang income para ang pangarap ay makuha? Hindi pangarap ang pinapaliit, kundi pinapalaki ang income. E ang tanong, lahat tayo gusto kumita ng pera. Saan ba kinukuha ang income? Dahil walang halos na pinagagalingan ang income ninyo. Either kayo ay mag-empleyado o mag-negosyo o mag-negosyante. Tama? Ang empleyado at negosyante ba? Alam ko merong empleyado rito. Alam ko may negosyante. At alam ko yan, may mga bakante. Tama? Ang empleyado at negosyante, sila po ay parehong mga pangarap. Ang empleyado ay magaling, matalino, masipag. Napasok ng maaga, lagi nag-overtime. But in reality, ang yumayaman, yung amo, yung boss, o yung kumpanya. Walang mali sa ganong usapan. Yun talaga. Pag nagtrabaho ka, kahit anong galing at talino mo, susweldo kayo ng kumpanya ng quincenas katapusan. Ladies and gentlemen, paano sa kayaman kung kayo ay swelduhan? Hindi ka pa nga sumusweldo, nangungutang ka na. No offense, man. Alam niyo yan. Marami kayo kilalang empleyado o malamang kayo mismo empleyado, bakit 10 taon ka ng employed, 15 years, 20 years ka ng employed, ang sipag-sipag ninyo, pero wala ka pang sinisasakyan ngayon. At nangungupahan ka ba ng bahay? May mali ba? Wala actually. Yun talagang usapan eh. Yung sa akin, sa empleyado, walang masama sa employment, lalo na kung kayo ay well compensated. Marami rin mga empleyado, pero well compensated. Pero bilang na bilang sa ating mga daliri, ang mga empleyado, ng pangarap ay nahubuho nila. At napag-alaman ko, because of this kind of industry, ang employment pala, kung may mga pangarap kayo, ang employment, huwag mong kailangan daanan mo lang. Huwag mong tatambayan habang buhay kung may mga pangarap kayo. Ang good news, kahit kayo empleyado kayo, pwede ka mag-part-time, part-time. Tama? Ito yung negosyo, ipapakita ko sa'yo. Hindi usapan ito kung full-timer ka o part-timer ka, basta bibigyan mo na ng oras. Ang yumayaman lang po ay negosyante. Pero kung negosyante yung pag-usapan, kung sino ang magandang bahay, nakakapag-travel, maraming pera, may time and financial freedom, mostly mga businessmen. Pero hindi lang ang tao ay pwede mag-negosyo. Kasi in any business, may mga requirements. Number one, kailangan ng kapital. At hindi sapat na may pera ka, mag-negosyo ka. Kasi hindi ko mo successful yung kaibigan mo sa kanyang restaurant business, pwede mong gayahin. Kailangan in any business na ipuput up mo, kailangan hands-on ka. Kailangan experience at skills. Ang tao may kapital na, may experience at may skills, hindi pa rin sila pwede magtayo ng negosyo o ayaw pa rin nila. Why? Marami kasing risk sa business. Number one risk sa business, may tinatawag tayong utang. Ganyan ganito. Example, magkwento ka pala sa kaibigan mo. Pare, bala kong magtayo ng tindahan. Ano sabi ng kaibigan mo? Uy, talaga? Uy, pare, ha? Pag may tindahan ka na, pautang ka. Pag nangutang mabait, subukan yung maningil. Napakasama mong tao. Kamag-anak, magkakaibigan, nag-aaway-away because of utang. Merong calamity, kahit ilang milyon ang puhunan mo, kapag inabutang ng lindol, bagyo, sunog, tapos ang milyong mong negosyo. Merong competition. Pag kayo ay nagtayo tindahan sa lugar ninyo at kumikita yan, magbilang ka ng ilang linggo, ilang buwan, bawat kanto sa bahay ninyo, sa lugar ninyo, mayroong mga tindahan na rin. Tama? Pag mayroong Caltex, mayroong Shell, mayroong Petrol. Pag may McDonald's, mayroong Jollibee, magkatapag pa. Ang masakit, yung manit mo negosyo, kakainipan ng malaking negosyante. At mayroong human factor. Hindi nyo pwede pagkatiwala ang negosyo nyo sa mga katiwaldas nyo. Imagine this, may tindahan ka. Wala kang peace of mind pag may tindahan ka. Kapag iniwan mo yan, nagbantay si Inday. Tama? Nauhaw yan, magbukas ng rep, may tubig, tsaka soft drinks, ino na soft drinks. May guess nyo? Yes. Wala kang peace of mind. Kapag umalis ka, ano nangyayari sa tindahan nyo? Bakit ko excited? Sa Englobal, meron kami negosyo. Hindi mo halos kailangan. Witin ko ah. Sa Englobal, hindi mo halos kailangan ng kapital. Experience or skills, hindi rin kailangan. Why? Noong kayo'y pumasok sa kwartong to, hindi kami nagtanong sa inyo, matalino ka ba? Matagal kang koneksyon?
magaling ka ba sa sales? Wala kang pakialam. Because in global, this is an equal opportunity. Kahit ano pa ang background mo, estudyante, housewife, nakapag-aral o hindi, matalino o hindi, kahit anong background nyo, ang number one dito requirements, basta may mga pangarap ka lang. Yan ang number one. Ang sagot ko kanina, yes. Second requirements, kailangan may natawag kayong good learning attitude. Why? Kailangan nyo mag-humble down. You have to open your mind. Why? Ang A-Global po ay mayroong proven system. Everybody say proven system. Proven system. Kasi proven system, napatunayan na maraming beses na maraming mayaman. Yung sistema na yun, ang ituturo ko sa inyo, yung simple sistema na yun. Pero kahit ng simple sistema, ganda na sistema, kapag nakasara ang isipan ninyo, hindi ninyo kumaunawaan. So ngayon pa lang, have an open mind. Right now sa mga audience ko, alam ko maraming mga professional, maraming mga businessmen. Etong deal natin. We respect your profession. Kung mayroong doktor ngayon dito na nakikinig sa akin, kahit nasa nanonood ka sa internet, kung may mga professional doktor at may sakit ako, kukonsulta ako sa inyo. Magpapagawa ko ng bahay at mayroong arkitekto dito, pwede ako kumonsulta sa iyo kasi alam mo yan. Sa global po, marami naman taong ginawang milyonaryo. Kung gusto niyo umaman, kung gusto maging milyonaryo sa global, kami ang puntahan niyo. So, doon pala, nagkakaluluan tayo. Now, bakit alam ko kayaman ka rito? Bakit alam ko maganda buhay mo? Ang potential income per day, pwede kang kumita ng 20,000 pesos per day or 32,000 pesos per day. Klaro tayo dyan? Yes. Diyan ako magkukonsulta ngayon. Sa 20,000 pesos per day, pwede ba sa inyo? Yes. Pag kumikita ka ng 20,000 pesos per day, tingin nyo, magbabago buhay ninyo? Yes! O paano mangyayari yun? Ano ba ang A-Global? Ang A-Global po tayo ay nasa distribution business. Okay ulit? Distribution business. Very good. Ang isang legal na kumpanya, kailangan may produkto umiikot at kailangan mayroong servisyo. Once maging distributor ka, ano requirements? Kailangan yung bumili ng global package. Ang global package nagkakalaga ng 6,980. Sabi ng isa kanina, tingnan mo na, akala ko walang puhunan. Ang sabi ko po, halos walang puhunan. Malaki to eh. Malaki yan. Kahit nga 1,000 pesos sa pag-usapan, malaki to kung gastos. Pero kung business ang pag-uusapan, bariya ang 6,980. Kasi ang potential income mo, 20,000 pesos per day. Kailangan nyo maging distributor to start the business. Ano ang kapalit ng pera nyo? Automatic magkakaroon ng produkto. Ang produkto makukuha mo, umakabot na 7,000 pesos plus. Depende sa package na pipiliin nyo. Marami mga tayong mga packages dyan na pwede magpiliin. Dyan pa lang, more than value for your money. Tama? Halos bawi ka agad. Naglabas na ng pera, may kapalit ka agad. So mali yung kasabihin ng pyramiding yan, scam yan. Ang pyramiding, naglabas ka ng pera, walang kapalit na produkto. O meron mang kapalit na produkto, bariya lang ang halaga. Dito, produkto pa lang, bawi kayo agad. Ano pa? Meron pa kami tinatawag na assistance fund. 200,000 pesos para insurance mo. Yung nga lang, na-enjoy mo to kapag nawala ka sa mundo through accident. Kapag ikaw yung accident at namatay ka, insured ka, assistance fund ng 200,000 pesos. Meron ka medical reimbursement maximum 10,000 pesos. Are you with me? May burial assistance pa na 10,000. Yung nga lang, kailangan matay ka through accident. Huwag niyong pangarapin yan. What else? Meron pa tayong business kit. Anong business kit? Lahat ng information about the company, the products, marketing plan, nasa business kit na pwede mong gamitin bilang marketing tools ninyo. Ano pa? Ladies and gentlemen, look at me. Do you agree that health is wealth? Yes! Oo naman. Walang kwenta yung mga pangarap na yan. Kung ang katawan nyo may problema. Milyonaryo ka. Wala kwenta. Bedridden ka. Dayo ang pera. Walang kwenta. Ang ginawa ng global ganito, once maging miyembro kayo, magkakaroon kayo ng libre, free medical check-up. Tama? Free medical check-up. Libre urinalysis, dental, x-ray, CBC, complete check-up. Libre lahat yun. May mga listahan tayo kung saan niya magpa-check-up. May mga listahan dyan. More than 500 clinics ang nakatayap sa atin. Ano pa? Ito yung negosyo na you can monitor your business 24/7 as long as meron kang internet access. Once maging miyembro kayo, bibigyan namin kayo ng sarili mo username,
Mayroon sa inyong password. Magdalagin ka sa website natin, www.allianceinmotion.com. Hingin na username at password, ikaw lang nakakalam. Magkakaroon kayo ng sa inyong webpage. Maganda ba o napaganda? Ang tawag doon, DTC or Distributor Tracking Center. Pwede mong i-trace, i-track, i-monitor ang business mo 24/7 as long as meron kang internet access. Ganito yan. Naging miyembro kayo. Once naging member ka, lahat ng produkto na bibilihin mo at bibilihin ng grupo ninyo, may kasamang points. Ano kasama? Points. Yung points na yun, ang i-encode ninyo sa DTC nyo o sa webpage mo. Kayo lang ang makakita nun. Pagka-encode na pag-encode ng points, lumalabas ang komisyon. Tama? Paglabas ng komisyon, paano niya makukuha ang komisyon? Hindi mo na kailangan pumunta ng head office para kuha yung komisyon mo. Hindi mo kailangan pumunta po saan sa opisina ng Inglobal para ang komisyon ay makuha. Ang komisyon ay makukuha sa pamamagitan ng ATM under ng BDO. Lahat ng BDO sa buong Pilipinas nakatie up sa Inglobal. Yung ATM na yon ang gagamitin mo pangkuha ng komisyon mo. Klaro? Yes. Bili ka produkto, encode, pakabang. Labas komisyon, bukas withdraw. Ang tawag doon, daily payout. Guys, good news. Until now, tayo lang ang kumpanya. Almost promise ka! Daily payout tayo. Bakit na pala ang distributor? Alam natin, ay ibang kumpanya, kailangan nyo maghintay ng 15, 30, 45 days for you to get your commission. Samantala sa atin, yung pinigrapan nyo ngayon, bukas na bukas, may enjoy mo agad. Daily payout. Maganda ba ang napaganda? Maliban dyan, nagdagdag pa kami. Meron kami tinatawag na scholarship program. Parents, importante yung mga pag-aaral. Yes. Pangarap ng mga parents, matapos ng pag-aaral yung mga ating mga anak. Lahat tayo pangarap yan. But, in reality, marami estudyante din ang mga pag-aaral sa mahal ng tuition fee. Ang ginawa ng Inglobal, simple. Since mag-start kami, once mag-join ka, bibigyan namin kayo ng transferable scholarship certificate. Bakit transferable? Kung ayaw mong gamitin, pwede mong ipasa, ibigay kahit kayong tao gusto mag-aral. Kamag-anak, kapitbahay, kilala, kung sino man yan. Ang isang scholarship, alam natin, may mga requirements yan. Sa labas, kapag gumaba ang grade mo ng kahit konti, tanggal ka sa scholarship program. Ang good news, sa Inglobal, may mga schools na nakatie up sa atin. Na kahit ang grade mo'y kulot, palahulman o baluktot, scholar ka pa rin. Basta'y pasabon lang ang sakit. Maganda ba yun? Pero siyempre, bilang isang positibong kumpanya, ini-encourage namin ang mga gagamit ng scholarship program, ibigay mo naman yung best mo sa pag-aaral. Tama? Saan ka mag-i-enroll? Alam niyo ba yung UP? Yes! Yun ang good news. Yung pati Ateneo? Yes! Lasal at UST, alam niyo yun? Yes! Hindi kasali yun. Maliwanag ba yun? Di ba? More than 500 schools na nakatayap sa atin, pipili ka ng listahan ng eskwelahan. Anong kurso, bahala ka pumili kung ano ang nandun. Engineering, nursing, caregiving, IT, kung ano ang nandun, kayo pipili. 50% hanggang 100% ang discount sa tuition fee. Example, tuition fee sa nursing nagkakalagang 20,000 pesos per sem. Maka-discount tayo ng 50%. Magkano ganda na save mo? 10,000. Very good children. Hindi pa isang cent pa lang. Bawi agad yung binayad mong 6,080. Isang cent pa lang, bawi kayo kaagad. Eh ang good news sa ating scholarship program, hindi po per sem, kundi pang buong kurso. Meaning, kung 2 years, kung 4 years, kung 5 years, scholar kayo hanggang matapos ang mga kurso nyo. Maganda pa yung pamilya. Ang isa sa pinakamaganda, sa laman ng package na yan, meron kami yung tinatawag na training. Training. So, everybody say training. Training. Kasi may mga tao dito, sandali, mukhang maganda. It sounds good. Pero problema, paano ginagawa yan? Paano ginagawa? Wala kami alam sa sales. No worries. Lahat ng kailangan nyo malaman how to do this business, ituturo sa inyo. Sa katerpang training ang ginagawa namin dito. Lahat, paano mag-invite, paano, lahat na kailangan nyo, ituturo sa inyo. At lahat yung training na yun, hindi lang purely business ang pinag-uusapan doon. Pati yung i-check yung attitude mo, pagpapakumbaba mo, na pag yumayaman ka na, at alam namin yayaman ka, na the more yumayaman ka, the more kayo mag-humble down, itinuturo yun. Na huwag kayong kakainin masyadong success. Good or very good? Guys, ang tawag dyan, ito ang laman ng global package. More than value for your money. Ito yung dahilan
kung bakit ang lakas ng loob namin humarap kahit kailang tao, kahit naka-video kami, buong mundo, malakas ang loob namin pumunta sa ano pa ng mga bansa, taas noo kami. Why? Ask me why. Why? Kasi wala kaming taong niloloko. Yes! Important to you. At the moment mag-join ang kaibigan nyo, kamag-anak nyo, taas noo ka. Kasi hindi mo naloko. Diyan pala, bawi-bawi na eh. Bakit ang kukulit ng mga sponsor nyo? Napasin nyo, kanay mo sumama, pupunta ka sa bahay, itetext ka, tatawagin ka. Bakit makulit yung mga sponsor nyo? Kasi alam ng sponsor nyo, imposible na hindi yung magustuhan ng Englobal. Bakit po? Lahat ng tao gusto maging healthy. Lahat ng tao gusto maging wealthy. Yes. Ladies and gentlemen, lahat yan ibinibigay ng Alliance in Modern World. Pero, ang kinukwento ko sa inyo ngayon ay laman ng global package pala. E tanong, bakit marami yung mayaman? May kumita ng 500,000, 1,000,000, 2,000,000, even 3,000,000 per month. Ah, paano na nangyayari yun? Ano ba yung mga ways to earn? Number one, kapag na-join ka, automatic na naman 25% discount sa lahat ng produkto. May tinatawag namin direct selling o benta-benta. Sa direct selling pa lang, 25% discount. For example, ang ating flagship product, isasabihan ko ganda produkto, yung C24/7. Magkano ang C24/7? 1,320. Kapag naging miyembro ka, bibili mo sa counter ng 990. Diyan pa lang, kumita ka agad ng 330 pesos. Tama ba yan? Yes! At alam naman natin, ang 330 pesos ay net na sweldo ng isang empleyado. Pag bibenta ka lang yan, isang C24/7, meron kang 300 plus. E kung makasampu ka sa isang linggo, that's 3,300. There are 4 weeks in a month. Magkano yun? Nasa 13,000 plus. Benta-benta pa lang. Pero ang malaking kitaan, yung next day didiscuss ko, ang tawag doon, direct referral bonus. Anong tawag ulit? Direct referral bonus. Sa direct referral bonus, kikita agad kayo ng 500 pesos. Tinin mo to ha? Paano kumikita ng 500 pesos sa DRB? Ang Englobal po nga po kasi mo, since nag-start ako rito, nag-umpisa lang sa kwentuhan. Ang negosyo natin, mag-umpisa sa puro kwentuhan. First question, kayo ba'y nakaparod na ng sine? Yes. Pag maganda ang pelikula, kayo ba'y nagkukwento? Yes. Yung kinuwentuhan nyo kaya, posibleng manood? Yes. Kapag siya nanood ng pelikula, sino ang kumita? Ikaw ba na nagkwento o sinihan? Sinihan. Bakit may kinuwento? Kasi maganda. Na-entertain ka. Correct? Yes. Subukan nyo kumain sa restaurant. At habang kumakain ka ba? Okay to ah. Ang sarap ng pagkain. Ang linis, ang ganda pa ng ambience. Good service. Paglabas po, nakita mo na kaibigan mo, Brad, saan ka ba nagpunta? Diyan lang, nagdirenda. Uy, pare ah. Yung restaurant na yan, ang galing, ang mura ng presyo, ang sarap ng pagkain, ang ganda ng service. Yung kinuwentuhan nyo ba, posible kumain sa restaurant? Yes. Kapag nangyari yun, sino kaya ang kumita? Restaurant o ikaw? Restaurant. Ba't may kinuwento? Kasi maganda. Satisfied ka? Yes or yes? Yes! Third question, look at me. Tayo ba'y nagkukwentuhan ngayon? Yes! Maganda ba ang ating pinagkukwentuhan? Yes! Pusindi kayong magkwento? Yes! Tasa kami ng first timer? Babae na babae, babae. First timer, ikaw na lang. Nung naka... Ikaw na lang, ikaw. Pangalan po? Glidel. Palayo mo, Glidel. Glidel talaga. Okay. Ganyan? Di ba tapos upo agad? Tawel, di ba? Palapak mo si Glidel? Bakit kailangan palapakan si Glidel? Karamihan na ginagawa ko example sa presentation ko, yumayaman sa inyo. Mag-selosugi pa. Hindi ko kami tinawag. Hindi man kang tatawagin, gawing example, basta naniniwala ka, naiyaman ka, believe me, yan ang mangyayari sa inyo. Kailangan ko lang gumamit ng isang pangalan para gawing example, Glidel. Dito ka palayo mo, Glidel, po ha? Buti Glidel, medyo maganda pakinggan. Masarap nanggitin, Glidel. Kasi nung nakaraan po kayo sa Dumaguete, medyo nahirapan po ang kasi sa audience ko. Ikaw ba yung first timer mo dito? May nag-volunteer. At ako po, ha? Kung paano pangalan nyo? Alam mo sabi, Maritan po. Ang hinabig kasi, di ba? Maritan. Ikaw, Maritan. Di ba? Ang pangalan lang ito lang. Ang microphone ko. Maritan, Maritan. Maritan.
gagawin mo? Ano si Blindel? Sabi ko, Miss Marites, ano pong apelido mo? Sumugot lalo. Santos po. Ayan ang lalo. Ikaw ba Santos? Ano ba Santos? Pati kung may umasang kasalanawa, eh, di ba? Santos. So, tumagete yun. Sabi ko, sa kaya sa tumagete na ako, eh, dyan lang po may SSB. Mas pinahirapan ako, SSB. Alam niyo SSS? Sino meron ng SSS first timer? Sino niya lang? Yung 1,000 pesos. Sino ang meron ng SSS first timer lang? Sino niya lang? Anong SSS? Pakasigaw? Yung first timer lang. Social? Ako sayang, mali. Kunti na po. Ang SSS po ay social system. Kapag masayunin na pa. Huwag nga lang, hindi naman tao makakanda po 20,000 pesos per day. Okay na ba kayo? Yes! Ano yung direct referral bonus? Binary. Mag-message by dalawa. Once mag-join ka, magkakaroon agad kayo ng left at right group nyo. Are you listening? Yes! Ako muna magkukwento. Okay na ba yan? Yes! Pag yung katabi mo, natukwento medyo sa ano mo ng konti. Mga i-vibrate nyo. Maniwala ba yun? Di ba? Yes! Ito si Glidel. Si Glidel ay umatay sa seminar. Sabi ni Glidel, grabe. Ang ganda pala ng Englobal na yan. Produkto pa lang, panalo na. Yung business side pa, mas panalo. Ang ginawa ni Glidel, nag-join, naglabas ng 680, lahat ng laman ng global package, napunta kay Miss Glidel, bawisa agad. Since maganda ang negosyo, si Glidel, magkukwento? Yes. Mag-invite? In-invite ni Miss Glidel yung isang kaibigan niya, si kaibigang A. Sundan mo to. Nung si A ay umatay sa Englobal, kahit persahan, sabi ni A, Glidel, mare, salamat, buti na pinilit mo ko umatay sa Englobal. Go ako dyan. Napaganda. Si A ay nag-join din. Bumili din ang global package. Kung ano ang nakuha ni Glidel, makukuha din ni A. Patas ang laban. And since per time direct referral bonus, si A kapag sumali, automatic, si Glidel kumita ng 500 pesos direct referral bonus. Paliwanag? Yes! Once maging member ka, inimbita mo kaibigan mo. Kapag sumali yan, magkano ang kikitain mo sa DRB? Magkano? Pakilakas ng konti. Pakisigaw! Pakisigaw! Para maliwanag, ngayon tingnan ninyo yung katabi nyo at nag-invite sa'yo. At ito sabihin mo. Kaya pangit pala. Kaya pala kulit mo ah. Huwag nyo isumbat, hindi yaman ang sponsor nyo sa 500 nyo. Nagkataon, ganun yung marketing plan. Sa ayaw sa gusto mo, kapag sumali ang isang kaibigan mo, kumita ka ng 500 pesos direct referral bonus. Dahil walang limit, inibitahan ni Glidel yung sa kaibigan niya si kaibigang B. Si B na gustuhan din, kapag si B ay sumama, kumita naman si Glidel ng another 500 pesos. Ibig pong sabihin, sa dalawang tao na inibitahan mo, kapag sila'y sumama pareho, kumita agad kayo ng 1,000 pesos. Na kami ba po ang nagpapaliwanag? Nakakahiya pa sa inyo yun. Okay ba yun, di ba? Okay ba yung 1,000? Yes! Ito maganda. Ito yung maganda. Aside from direct referral bonus, meron kami tinatawag na match sales bonus. Okay ulit? Match sales bonus! Sa match sales bonus, nagmamatch, nagprepare, o pairing bonus, additional 1,000 pa ang kikitain nyo. Paano po yan? Pag nakita ng computer, merong tao sa kaliwa, merong nag-join sa kanan, boom, nag-match to, additional 1,000 pesos. Ibig sabihin, kumita ka na kanina ng 1,000, nadagdagan pa yan ng other 1,000, total of 2,000 ang iyong kinita. Nakabit pa ang nagpapaliwanag. Good or very good? Very good! Yung bang 2,000 ay pwede mo ng pang-grocery? Yes! Yes! Ngayon, kung dalawa kayong sabay na inibitahan ng sponsor nyo, sabay nyo rin sa tingnan. Huwag yung hampasin. At ito ang sabihin nyo. Pang-grocery pala kami. Huwag mong isumbat, ang gawin nyo, gumanti ka. Simple ito. Is magandang negosyo, magandang produkto, wala kang choice, automatic mag-iimbita ka rin o magkukwento. Inimbitahan ni A, yung isang kaibigan niya, si C. Sumama si C,
si A ang may 500. Fair ang business? Kung sino mag-invite siya ang mayroong 500. Inimbitahan ni A, si B, may 500. Meron di ba 1,000 yan? Yes. Magkano po yung total? 2,000. Fair ang business. Si Glardel, dalawa inimbitahan, may 2,000 siya. Si A, dalawa inimbitahan, may 2,000 din. Si B, inimbitahan si E, inimbitahan ni B, si F, 500, 500, 1,000, total of? 2,000. Fair and business. One left, one right, total 2,000. Ladies and gentlemen, look at the board. C, D, E, and F. Ito ba ay kilala pa ni Glidel? No. Si Glidel ba ang nagpaliwanag? No. Si Glidel ba nag-imbita? No. Kikita ba si Glidel? Yes. Kasi usapan natin, sa left, nagma sa kanan, boom, 1,000 to. And nagma sa dito, boom, 1,000. 1,000 plus 1,000, 2,000. May 2,000 kaya na si Glidel plus 2,000, total of 4,000 ang kinita ni Glidel based pa lang sa structure na nakadrawing sa whiteboard. Palagpang mo si Glidel. Sa ayos na gusto ninyo, magkukwento ng magandang balita to. Mag-iimbita, 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 mag-iimbita. Yes or yes? Yes. Mag-iimbita, 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 mag-iimbita. Yes or yes? Yes. Mag-iimbita, mag-iimbita. Pag hindi mo kinawat, di ba yun ito? Tuloy-tuloy yan. Anong usapan natin? Habang may sumasama sa kaliwa, may sumasama sa kanan, hindi mo kilala, hindi ka nagpaliwanag, pero wala kayong choice. Kung hindi, habulin ng 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. Ladies and gentlemen, kaya marami yung mayaman because of this system. Ito ang magpapayaman sa'yo. Hindi kung ano ang background mo. Kaya magkaroon ka peace of mind. Mag- hindi ka mag-raise sa sales, mahihayin ka, o konti kilala mo, hindi usapan yan. Let's say, mahihayin ka, si Glidel, ikaw mahihayin. Paano yung mga tao inibitahin nyo? Ang kakapal ng mga mukha, pwede mo mangyari yun? Yes. Hindi ka magaling magsalita, ikaw hindi magaling magsalita. Yung inibita ko magaling magsalita. Busy ka, sa bahay, sa school, sa negosyo, ikaw busy. Paano yung inibitahan mo? Hindi busy. Doon mapasok yung maganda sistema, ang tawag doon ay law of leverage. Hindi ikaw mag-isa ang ikilos. Ikukwento mo lang yung magandang produkto, magandang opportunity, ang tao imposible umayaw. Guys, because of the system, out of more than 5,000, ang aming ginawang multi-millionaires, iba-iba yung mga background ng mga tao. Ang isa sa mga ginagamit ko lang example, yung taga-Tagbilaran Bohol. His name is Leo Kaduya. Why? Si Leo po, grade 5 lang ang napag-aralan, tricycle driver sa Bohol. Kapareho nyo, umatis seminar, walang idea, hiyang-hiya. Tama, walang pera, hiyang-hiya pa. Umatis sa amin, sinimplihan ang presentation. Nag-join si Leo, nagpaturo, sineryoso. One of, pinakamayaman sa global ngayon, ang pangalan Leo Kaduya. Tatlong kotso na bilhin. Pajero, Fortuner, at isang pickup. Nagpagawa ng bahay sa Bohol, apat na palapag. Grade 5 na pag-aralan. Ladies and gentlemen, kung nagawa ng grade 5, papayag ba kayo, hindi mo kayang gawin? Yes. E grade 6 kayo. Tama ba yun? Papalagpakaan yung mga grade 6. Yeah! At because of the story, marami pong na-challenge kay Leo. Professional, negosyante. Tama? Meron siyang naniwala sa kanya. Ang pangalan, Wilfredo Laway. Si Wilfredo, grade 6 ang pinakaralan. Taga-benta ng tuyo sa palengke sa Tagbilaran Bohol. Ano sabi ng grade 6? Nagawa ng grade 5? Kaya ang gawin, grade 6. More than 5,000 po. Meron Joseph Rim, Mayrin Agdane, Carlo Trimendura, Roy Cueto. Iba-iba yung mga background. Tama? Kumikita ng 1 million, 2 million, 3, as 3 million per month. Maganda ba yun? Sandali. Sandali. Kumikita ng 1 million, 2 million, 3 million per month, paano nangyari yun? Kapag kinupit mo yan, siya wala bang katapusan ito na ano? 1,000, 1,000? Baka malugi ang kumpanya. Hindi malulugi ang kumpanya. Kasi meron kami tinatawag na safety net. Payulat nga? Safety net. Ang safety net, protection para ang kumpanya ay tumagal. Merong limit yung 1,000. Hanggang 20 pairs per day lang. Ilang pares? 20. 20 pares lang per day. 20 times 1,000, doon lumalabas yung 20,000 pairs per day. Klaro? Yes. 10 sa umaga, 10 sa gabi, ang pwede mo na ipasok. Right then, okay na ba sa'yo 20 minutes ang araw?
Pwede pagtsagahan. Pamalengke, pambili bangus. Yes or yes? Yes! Kung 20,000 pesos per day lang yan, sa loob ng 10 buwan, 30 days, aabot lang yan ng magkano? 600,000 pesos. Bakit may kumikita ng 1 million, 2 million, 3 million per month? Ganito kasi yan. Do you still follow? Yes! Ang binili ni Clyville, ang tawag dyan, global package. Isang account, isang slot, or one head, o isang head. Let's say, gamitin yung isang account. Kapag isang account lang ang binili mo, kahit marami kang tao sa kaliwa at marami kang tao sa kanan, meron ang limit na 20 pesos per day lang o 20,000 pesos per day. Ang company, very generous, pinaganda namin yung marketing plan, meron kami tinatawag na multiple accounts. Anong tawag? Pumapayag ang kumpanya na bumili kayo maximum of 15 accounts under your name. Instead na isa lang bibili mo, napayag ang kumpanya, bumili ka ng 15 accounts under your name. Paano yun? Example, ikaw to. Nag-invite ka. Halimbawa, ang invite mo ay si... yung sarili mo, yan. Yung bang sarili mo kapag inimbitahan mo, sasama sa'yo? Yes! Sagot! Yes! Ano man, kapag hindi sumama ang sarili mo sa'yo, may problema ka, di ba? Kung sama ka, ayoko eh, di ba? Tatlo binili mo, nakapangalan sa'yo. Kapag tatlo binili mo, ibig sabihin, tatlong 20,000 a day ang kitay mo. Pwedeng pito. Pag pito binili mo, pitong 20,000 pesos per day. Hanggang ilan? 15 ang binili mo, 15 heads, accounts of slot, 15 na 20,000 a day ang potential income mo. Ano ang difference ng single account sa multiple accounts? You are giving the same effort. Same number of people, but different result. Tama ba yun? Yes. So, sa mga gustong kumita, pwede ka mag-single account. Sa mga gustong imaman, I suggest, mag-multiple accounts yan. At kapag ikaw ay nag-multiple accounts, since marami mga packages, huwag the same package na kunin mo. Lahat ng klase ng package, kunin nyo. Para lahat ng produkto, matikman nyo muna. Mahirap mag-share na sa products kayo mismo, hindi mo naitikman. Grabe! Maganda yung sheet number 7. Nakakalaka. Tanggal ang trendis mo. Tapos pag-alis mo, sarap ka, tatarayo ako. Di ba nakakatawa mo? Bago maging pusher, maging user ka muna. Pag naging pusher ka at user, walang talk hang dito. Power ba yan? O palagpaka mga panel sa inyo. Maliwanag mo ba yan? Yes! Kasi pag hindi maliwanag, uumpisan ko. Let's umpisa. Maliwanag ba? Yes! Oo. At pakita naman ang tatarayo mo. Maliwanag ba? Naunawaan mo ba? Yes. Ngayon, just for illustration purposes or for discussion purposes, let's say, ito mga senaryo para mag-enjoy kayo lalo. Si Glydell, inimbitahan niya lang si A at si B. Based sa structure, nauna si A, nauna si Glydell, compare kay A. Tama ba yan? Yes. Sino ang mas malaking kinikita? Si Glydell o si A? Si A. Mas malaki ang kinikita ni A compared to Glydell. Pero si Glydell nauna. Paano nangyari yon? Kasi si Glydell, marami siyang left group, ang kanyang right group, iisa. Kaya isa lang ang kanyang 1,000. Samantalang si A, marami siyang left, marami siyang right, kaya marami siyang 1,000. Ibig sabihin, fair ang business. Hindi ito una-unahan. Kahit hindi ko lang mag-join, kung mas masipag ka sa tao na nag-invest sa'yo, mas maraming accounts na kinuha nyo, mas kaya mong lagpasan yung taong nag-invest sa'yo. Yes. Palakpan rin dyan. Ito yung mga terminology. Si Glydell, ang tawag sa kanya ay upline. Si A, si B, mga downline sa to. Tama, kayo lahat ay downline sa tawag. Yung nag-invest sa'yo, uplines mo. Yung i-invitahin mo, downline siya. Klaro? Yes. Upline? Downline. So pa, upline, download, up and down, hindi yung upload, download, hindi gano'n na. Wait, may upload ko, okay, download mo, diba? Hindi gano'n, upline, downline. Glydell, dalawa lang ba ang kilala mo? Marami po. Halimbawa si Glydell, mayroon kaibigan si X. Sabi ni Glydell, sandali, mayroon pa ako sa prospect. Prospect, hindi suspect. Kung suspect kita, hindi gano'n, prospect po ang tawag doon, diba?
Meron isang prospect si Glidel, pangalan niya, kumari niya, kaibigan niya, si X. Sabi ni X, gusto kong mag-join sa'yo. Sabi ni Glidel, sandali, may dalawa na ako eh. Saan nalagay si X? Eh, meron akong left at meron akong right. Hindi pwede sa taas. Urukasungay, dama? Since ang A-Global Biz is a helping business, may tinatawag kaming spillover. Ano tawag? Spillover. Pwede spillover ni Glidel si X, either kay A or kay B. Look at me. Yes. Since marami ng downline si A, si X is spillover ni Glidel kay B. Pwede mangyari yun? Yes. Kapag yan ang scenario, si Glidel ang kikita ng 500 pesos direct referral bonus. Why? Si Glidel kasi ang direct na nag-invite. Dito pala sa DRB natin, walang limit ang income. Kung marami kang kilala, let's say 10 ang inibitahan mo. Yung 10 inibitahan mo personally, direct mo. Nagsama lahat, magkano yun? 5,000 because 500 times 10. Eh kung 20, magkano yun? 10,000. Eh yung usang barangay, magkano kaya yun? Barangay 1,000. Tama ba yan, di ba? Mas marami imitahan, mas marami kang 500. Now, look at this. Si B, in-invite niya si Y. Kapag si Y sumama, si B naman ang may 500. Ang good news, isa lang ang inibita ni B, pero meron siyang peering bonus na 1,000. Good or very good? O parang pangunan yung very good plan. Isa lang inibitahan niya, pero may nakaabang dito. Ang tawag dyan, waiting or nakaabang. Now, paano sir pag wala nang tumutuloy sa right side? Ito dumadami sa left side. Tapos na ba kita? Hindi pa. Itong good news. Three categories for you to earn, sabay na rin natin. Lahat ng produkto may mga points. Klaro? Yes. Let's say yung grupo mo dito, wala nag-i-invite, wala nag-i-recruit, gumagamit lang, nag-i-report order lang, debit yung produkto, and every time they purchase product, yung mga produkto na yun, dito ini-encode sa side na walang mga tao. Guess yun? Yes. Kapag yung mga points na yan, nag-ipon, nag-accumulate, umabot ng 750 points, automatic, hahanap sa kapartner ng tao sa Brazil. Boom! 1,000 ulit yun. Ibig sabihin, yung tao, kapag nag-match sa tao, 1,000. Yung tao, kapag nag-match sa produkto, 1,000. Yung produkto, kapag nag-match sa produkto, 1,000. 1,000. 1,000. Kaya, importante, maganda produkto. Ang strength ng isang kumpanya, hindi pwedeng mabubuhay lang tayo sa pag-recruit. Kailangan ng produkto maganda, epektibo, at mayroong repeat order. Are you with me? Yes! Para mas makilig kayo, yung 750 points, ang global package na yan, ang katumbas niya is 750 points. Klaro kayo doon? Yes! Now, ito pa. Nagdagdag pa kami sa marketing plan. Mayroon kami tinatawag na Unilevel. Ano pa ang tawag? Unilevel. Dagdag pa ito sa mga income ninyo. Sa Unilevel income, ikaw to, inimbitahan mo to, sa lahat ang imbitahin nyo, sa lahat ng mga reorder niya, meron kayong porsyento na 10% based on points. Kapag nag-invite yan, ang tawag ito second level din na. Hindi mo kilala yan. Meron kang 5% dyan. Ang tawag dito, third level mo. May 5% pa rin dyan. Ang lahat ng first level mo, 10% pa porsyento mo. Second to 10, 5%. Klaro? Yes. Kung mapasin mo, walang tao sa kabila. Walang produkto sa kabila. Kabila sa'yo pa rin. Pero kikita ka pa rin, kahit hindi ka balanse. Basta may produktong gumagila. Tuloy-tuloy ang income ninyo. Unilevel income. Pinakamalakas sa balapon! And last, maganda ba o napaganda? Napaganda! Ito na lang sa income natin. Ang tawag ito ay stair step. Anong tawag? Stair step. Ano kaya ang itsura ng stair step? Stair na meron? Step. Talino nyo. Okay. Turn mo okay. Good. Swerte nyo. Kapag ilong may swerte, dali! Ito ito small sad nyo. Yes! Nakasilip lang eh. O, klampan nyo na, klampan nyo na. Ang sinabi ko, swerte nyo. Pag sinabi ko, swerte ka, napakaswerte mo talaga. Amen, maraming bakit.
Kung first timer ka, quick ko sponsor, meron ka kasama ngayon, super blessed na blessed kayo. Tandaan mo yan. Ngayon pa lang, tapos yun ang marketing plan. Para yung surpresa ko sa inyo, nagtuloy ko na. Paliwanag ba? Yes! Stress and income, kapag inumpisa mo ito, ang tawag si distributor. Wala ka pang revenge yan. Kapag kayo nakapag-accumulate, look at me, ng 10 points, do you follow? Yes! Kayo ay mapopromote bilang silver executive. Yes! Pag ikaw naging silver executive na, mayroon pang additional 10% na rebates. Kapag umabot ng 100 points, kayo po ay mapopromote bilang gold executive, 20% na rebates mo. Congratulations! Kapag na-reach mo yung global ambassador, ang kailangan lang yan is 1,000 points, ang tawag sa'yo, ay mayroon ka pang additional 30% rebates. Saan nang galing ang points? Hindi ito personal points. Lahat ng puntos, komisyon, lahat magagaling sa grupo ninyo. Sa iyo at sa grupo ninyo. Klaro tayo doon? Yes! Are you with me? Yes! The more tumataas ang points, tumataas ang position, tumataas ang rebates. Sa third step, higher rebates, less lower rebates. Paano yan? Naging GA ka. May 30% ka. Sa lahat ng GE mo, 30 minus 20, meron kang commission doon, rebates of 10%. 30 minus 20, minus 10 sa SA nyo, meron kang 20%. Klaro, klaro? Klaro. Maganda ba o napakanda? Klaro. Saan niyo mo mag-join? Klaro. Guys, napakasad yung lahat kasi tapos na po ako. Pero sa akin lang, bago po tawagin, napaka-importante sa kumpanyang ito. Ang gusto ko na malaman yung lahat, ilang libong tao na ang umaatin sa amin. Every time nakikita ang e-global, napakaganda. Yun nga lang, kapag kami nagtanong kung sasali o hindi, ibang tao sabi, yes. Ibang tao naman sabi, gusto ko sana sumali. Bakit ba sana? Kasi po, wala ako? Yeah. Guys, look at me. Please, look at me. Importante yung pag mayroong nagsalita, kung ano tayo doon? Yes. Kung wala kayong pera, mas dapat kayo mag-join. Yes. Ang tagal yun ang walang pera. Tama? Walang mga offend, ha? Sa edad yung ngayon, wala kang walang naitago na 7,000, nakatakot yan. Taas sa kamay ng mga nag-join sa global na walang pera. Oo, palakpakan natin yan! Wala pala yung pera, ba't kaya kapag-join? Ha? Ano ba? Pera, okay lang. Ang hindi okay, wala ka nang ang pera, wala ka pang paraan. Kasi this is the reality. Ngayon, wala kang pera. Hindi ba 5 years ago, wala ka din pera? Kasi kung ano kayo ngayon, yun ang ginawa nyo doon. Kung ano ka magiging bukas, yan ang gagawin nyo ngayon. Wala mong offend. Wala kayong karapatang mangarap na magbagong buhay ninyo kung wala kayong ginagawang pagbabago. Yes! Tama? Ano ba yun? Kasi kapag nakita mo ang global, hindi mo ito ginawa na seryoso, ginawa na paraan, maniwala ka sa akin, 5 years from now, you have the same problem. Yes! Eh, pag-uwi ko yung tanong, wala kang pera ngayon, ginawa niyo ng paraan. Tapos, nagpaturo ka sa amin, at sumunod kayo sa tama sistema, believe me, 3 years from now, 5 years from now, you have the same problem. Pera pa rin. Kung paano ubusin.